kaibahan, Kuya Mark, ng holographic and notarial will? Ang holographic will, it is written, dated, signed by the hands of the testator. Kamay ang gamit. Lahat, nakasulat lahat. Holographic will yan. Ang notarial will, written in the language of the testator. Kailangan kung Bisaya siya, Bisaya. Kung Ilocano siya, Ilocano. Okay? Or kung mayroon siya mag-English, pwede English din. Or Tagalog, pwede rin. Basta mayroon siya mag-Tagalog. Written. In the language, it is signed by the testator, witnessed by three credible witnesses. Then, nakapirma ang mga witnesses in the presence of the testator. Ang perma ni testator at saka mga witnesses doon po sa left portion ng margin, except the last page wherein pipirma sila above their name. Yung papel dapat may page number per page in a chronological order, and it should be notarized by a notary public. Yun ang tinatawag na notarial will. Bakit ko in-explain yung mga formalities ng mga last will and testament? Kasi sabi ng batas, ang will, when a person is permitted, subject to the formalities provided by the law, to control to a certain degree how to dispose his estate. Ibig sabihin doon, yung formalities provided by the law, kailangan i-comply yan. Kasi kung hindi mo ma-comply yung formalities provided by the law, hindi matatawag na last will yan, hindi ma-approve sa court yan. Dapat ma-comply para wala ilalis kay Mark. Yes, mandatory yan kasi i-comply dapat yan. And kahit na may last will ka, MJ, kung hindi naman approve sa court yan, walang value yan. So the general rule will apply. Ano yung general rule? Intestate proceeding. It means the general law or the general provisions ng civil code ang mag-govern how, paano i-paghati-atiin yung mga properties.